Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Evangelical Preacher ng Valenzuela at nawa'y nasa mabuti po kayong kalagayan sa panahong ito. Nawa ang Panginoong Jesus ang siyang gumabay sa bawat sandali ng ating buhay sa araw na ito. Umpisahan po natin ang ating gawain sa pagbasa sa banal na kasulatan at ito po ay matatagpuan sa Psalm chapter 119 verses 17 to 24 sa English version. At ito po ang sinasabi, "Deal bountifully with your servant that I may live and keep your word. Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. I am a sojourner on the earth. Hide not your commandments from me. My soul is consumed with longing for your rules at all times. You rebuke the insolent, accursed ones who wander from your commandment. Take away from me scorn and contempt, for I have kept your testimonies. Even though princes sit plotting against me, your servant will meditate on your statute. Your testimonies are my delight. They are my counselor." Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Nawa, Lord, matahak namin ang mga landas na papunta sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, iwaksin namin sa aming isipan ang masama at isipin naming mabuti ang mga bagay na nakalulugod sa iyong banal na kalooban. Lord Jesus, idinadalain ko po sa iyo si Pastor Marlo. Nawa ay patuloy mo siyang gabayan sa pagdi-deliver ng mensahe sa araw na ito, Panginoon. Lobby mo nawa na maipaliwanag niya ng husto ng buong lakas at ng buong katotohanan. Idinadalain ko din, Lord, sa iyo ang lahat ng makaririnig, makapapanood ng sermon na ito at nawa, Lord, ang lahat ay pagpalain at nawa ang mga salitang bibitawan niya ay kumilos sa kanilang mga puso at isipan upang maisapamuhay nila ito sa kanilang buhay araw-araw. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa panahon pong ito ay dumako po tayo sa pag-aawitan, mga awiting papuri sa Diyos na nagbibigay kaluguran sa Kanya. Tayo po ay makisabay, makiindak, makisayaw, makiawit sa aming pong tagapanguna. At ngayon po, akin pong tinatawagan si Aiah para pangunahan tayo sa pagdiriwang ng ating gawaing ito. Isang magandang araw po sa bawat isa sa atin. Tunay nga pong pinagpala tayo ng ating Diyos na buhay. Kaya't sama-sama tayong umawit, magpuri at pasalamatan natin siya sa mga oras na ito. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. For you live, you die, you rose again on high. You've opened a way for the world to live again. Lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Where you live, you died, you rose again on high. You've opened the way
for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa atin. Kahit sa mga oras na ito, patuloy natin siyang purihan at pasalamatan. Isigaw natin ang mga nais ng ating puso. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. For you sa walang sawang pagmamahal mo sa amin. Kaya patuloy ka naming pupurihin sa mga oras na ito. I'll worship at your throne, whisper my old love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I'll live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. And you say that all you feel for me is undying love. Don't you show me to the cross. You my God, I'll worship you my God. I love you, I love you. Forever I will sing, forever I will be with you. I'll be with you. Your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. All for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. And you said that all you feel for me is undying love. That you showed me to the cross. I'll worship you my God, I'll worship you my God. I love you, I love you.
sa amin. Na kahit kami ay patuloy na nagkakasala, ay tinatanggap at minamahal niyo po. Kaya patuloy ka naming pupurihin ng buo sa aming mga puso. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Patuloy nating purihin ang ating buhay. Huwag natin pansinin ang ating mga all for love, Father gave. For only love can make a way. All for love, the heavens cry. Love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw do they know what they do?
Samahan niyo po ako sa ating pananalangin para sa ating bansa. Yoko po tayo. Let's pray po. Lord, nagpapasalamat po kami sa guidance na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa mga blessings po na pinagkakalob niyo po sa amin, Lord, sa mga provisions po na natatanggap po namin sa araw-araw, Lord. Nagpapasalamat din po kami sa kalakasan at sa paggabay niyo po at pag-iingat po sa amin, nilalayo niyo po kami sa mga sakit at sa mga karamdaman. Ngayon po ay gusto po namin ipagdasal ang aming bansa. Nawa po, Lord, ay tulungan mo po ang DOH personnel, Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom at kalakasan sa pang-araw-araw, Lord. Ilayo niyo po sila sa kahit anuman pong kapahamakan na nasa paligid, pati na rin po sa mga sakit, Lord. Nawa po ay makakilala po sila sa inyo, Lord, sa mga DOH personnel po na hindi pa po kayo nakikilala sa mga buhay po nila, Lord. At nawa po sa mga nakakakilala na po sa inyo, Lord, ay nawa po, totoo po ang faith po nila sa inyo, Lord. Nang sa gayon po ay ang mga plano po nila para sa bansa ay hindi po para sa sarili po nila, Lord, kundi po talaga makakatulong po sa aming bansa. Gabayan niyo po sila, Lord, sa mga plano po nila laban po sa COVID at sa iba-iba pa pong sakit dito po sa aming bansa. Tulungan niyo po ang mga personnel sa DOH sa mga kailangan po nilang gawin, Lord. Ganun na din po, Lord, para po sa mga frontliners, sa mga doctors, sa mga nurse, at iba pa po. Patuloy niyo po na gabayan ang mga doctor, Lord, sa pagpapagaling ng mga may sakit po. Nawa po ay gamitin niyo po silang instrumento sa paggaling po ng mga may sakit, Lord. Ganun na din po ang mga gamot, Lord, na binibigay po ng mga doktor, ay gamitin niyo pong instrumento para mapagaling po sila. Ilayo niyo po sila at ingatan niyo po sila, Lord, ng patuloy ang mga doktor, mga nurses at mga police at iba pa pong frontliner sa mga sakit po, Lord, na nasa paligid po namin. Nawa po, Lord, bigyan niyo po sila ng strength sa araw-araw po nilang buhay at gabayan niyo po sila sa mga trabaho po nila. Pinagdadasal din po namin, Lord, na sana po ay ang mga tao po na ito ay may faith po sa inyo, Lord, ang mga frontliners po namin. Na bagamat sila po ang frontliners ng aming bansa, ay nawa po, Lord, pinagpe-pray po namin na nagtitiwala po sila sa inyo, Lord. Alam po namin, Lord, na kayo po ang may hawak at control ng lahat dito po sa aming bansa. Gamitin niyo po ang mga doctors and nurses sa healing ng mga may sakit po, Lord. Pati na rin po ang mga frontliners ng mga police, mga barangay officials po, para sa kapayapaan po ngayong pandemya. At lahat po nang nangyayari sa aming bansa ay may pahintulot niyo po, Lord. Alam po namin na may purpose po ang mga ito. Hindi man po malinaw kung bakit.
pero patuloy po kami nagtitiwala sa inyo, Lord. At nawa po, ganun din po ang aming mga frontliners, Lord, na nagtitiwala po sila sa inyo sa mga kailangan po nilang gawin at kailangan po nilang unahin, Lord. At nawa po, Lord, ang kanila pong intentions ay hindi po sa pangsarili po nila, kundi po para po sa mga tao po dito sa aming bansa, Lord. Pinagdadasal din po namin, Lord, ang mga workers sa hospital at mga pharmacist po, na sila din po ay exposed araw-araw sa iba't ibang sakit po. Kaya ingatan niyo po sila, Lord, at ilayo niyo po sila sa mga sakit po na ito. Gabayan niyo po sila, Lord, sa mga kailangan po nilang gawin at bigyan niyo po sila ng kalakasan sa mga buhay po nila, Lord. Gamitin niyo din po silang instrumento para maging way po sa paggaling po ng mga may sakit, Lord, o sa mga nakakaramdam po ng hindi po maganda ngayon, Lord. Gamitin niyo po sila. Hiniling din po namin, Lord, na pati rin po ang delivery riders po, na ingatan mo po sila sa araw-araw, Lord. Bigyan niyo po sila ng strength and wisdom, Lord, and protection. Sa mga delivery rider po sa pagkain o sa mga gamit po, Lord, ay ingatan niyo po sila. Dahil sila po ang naghahatid sa amin ng mga ito at hindi na po namin kinakailangan lumabas, Lord. Kaya po nagpapasalamat po kami sa kanila dahil isa rin po itong tulong po para mag-ingat po kaming mga tao po na hindi po lumalabas. Dahil hindi na po namin kailangan lumabas, Lord, ay patuloy niyo po silang ingatan dahil sila na po ang gumagawa po nito, Lord. Sila na po ang naghahatid sa amin ng mga pagkain at sa mga binibili po namin online. Sila po, Lord, ang mga delivery riders po namin ay exposed po sa iba-iba pong sakit dahil sila po ay pumupunta sa iba-ibang lugar po, Lord. Ganoon na rin po, Lord, nakabilad po sila sa initan po sa araw-araw, sa paghahatid po nila, Lord, ng mga delivery po. Kaya bigyan niyo po sila ng kalakasan sa araw-araw, Lord, physically po, Lord, na nawa po ay hindi po sila basta-basta matablan po ng mga sakit, Lord, na nasa paligid. Gabayan niyo po sila sa araw-araw, Lord, sa pagde-deliver po sa amin po, sa mga tao, Lord. Na sana po ay pag-uwi po nila, Lord, sa mga bahay po nila, ay wala po silang madalang sakit sa kani-kanila pong mga pamilya. Dahil sila nga po ay exposed po sa mga sakit po na nasa paligid. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa mga tao po na ito, sa serbisyo, sipag at pagod po nila para sa bansa. Pagpalain niyo po sila, Lord, i-provide niyo po ang mga needs po nila sa araw-araw. Ingatan niyo po sila, Lord, gabayan at ilayo niyo po sila sa mga karamdaman, Lord, pati na rin po sa mga kapahamakan po na nasa paligid. Ang mga tao po na ito, Lord, ang mga essential na tao po ngayong pandemya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Lord, dahil hindi niyo po sila pinapabayaan. Nandito pa din po sila upang ibigay ang serbisyo nila para po sa aming mga Pilipino. Katulad po ng sinabi ko po, Lord, kayo po ang nasa control at hawak niyo po ang lahat, Lord. Pinagpe-pray po namin na ang mga tao po na ito ay nawa po ay may tiwala po sa inyo, Lord. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat ng binibigay niyo po at pinagkakalob niyo po sa amin, sa mga buhay po namin at sa mga buhay po ng mga tao po na ito. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga kasalanan po at mali po naming ginagawa. Linisin niyo po ang mga puso po namin, Lord. At nawa po, Lord, tulungan niyo po kaming patuloy na maging concern po sa aming bansa at patuloy pong ipanalangin ito. Palakasin niyo po kami, Lord, physically, mentally, emotionally, at lalong-lalo na po spiritually. Kami po muli ay nagpapasalamat sa inyo, Lord, sa lahat-lahat po ng ginagawa niyo po sa amin. At nawa po, Lord, patuloy niyo po kaming ingatan at bigyan po ng blessing sa araw-araw. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa panahon ng pagbibigayan. At ganito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8 sa English version po. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows
bountifully will also reap bountifully. Eat what must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all the sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon na Panginoon na magbigay, tumulong, nang naaayon sa ating kalooban. Hindi tayo nahihirapan at tumulong tayo nang naaayon sa ating puso. Bagamat sinasabi ni Apostol Pablo na ang lagahasik ng kokonte ay mag-aani ng kokonte at lagahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Ibig sabihin lang po nito, ito po yung nagaganap sa mga panahong normal, sa mga normal circumstances. Kaya nga po, magbigay tayo ng anumang bagay na gusto nating ipagkaloob na mula sa puso, sapagkat tinitingnan ng Diyos ang ating pagbibigay sa pamamagitan ng ating puso. Lord, maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa aming mga kapatid. Salamat po sa kanilang mga pangako at mga kaloob. Nawa, Lord, ay patuloy mo silang pagpalain sa kanilang mga hanap buhay at patuloy mong i-guide sila kung paano ang tamang pagbibigay. Lobby mo nawa, Lord, na yung mga taong wala pang maibigay ngayon, lobby mo nawa na tulungan sila ng magkaroon ng kanilang kakayanan para makapagbigay sa susunod na panahon, sa susunod na mga araw ng kanilang buhay. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, ngayon po ihanda natin ang ating puso't isipan upang pakinggan, damdamin, mainam sa ating puso't isipan ang mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin ng ating butihing pastor, si Pastor Marlo Santos. Ayan, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Truly, the Lord is good and His mercies endures forever. At noong nakaraan po ay tinapos natin, no, yung ating mini-series tungkol sa election. At nawa, may isa pamuhay po natin sa pang-araw-araw, lalo na in connection sa ating nalalapit na national elections. Noong nakaraang Webes, merong isang holiday sa Amerika na isinelebrate. Ayan. Tingnan po natin yung picture. Ang tawag po dyan ay American Thanksgiving. And it is done every fourth Thursday of November. Originally, ito po ay pagpapasalamat nila dahil sa harvest or sa magandang harvest. Sa magandang ani noong mga panahon na yon. At meron itong historical roots in religious and cultural traditions, but also celebrated as a secular holiday. At makikita po natin dyan sa picture, no? Ang Thanksgiving dinner. Number one na syempre yung roasted stuffed turkey na minsan ay deep fried. Makita din natin, no, usually nandiyan ang mashed potatoes with gravy, nandiyan yung sweet potatoes, may cranberry sauce, may green bean casserole, at syempre merong pumpkin pie. Ito yung usual na American Thanksgiving dinner. And ginagawa nila to every fourth Thursday of November. Or sabi nga ng iba, every last Thursday of November. Si George Washington po, ang unang presidente ng Amerika, ay pinroklaman niya ang nationwide Thanksgiving celebration noong November 26, 1789. At ang sabi niya, as a day of public thanksgiving and prayer to be observed by acknowledging with grateful hearts the many and signal favors of Almighty God. So ito yung unang proklamasyon for national, for nationwide na thanksgiving.
Pero kumbaga hindi pa siya ganun ka-established. Pero paglipas ng ilang mga panahon, si President Abraham Lincoln naman, he set National Thanksgiving by proclamation for the final Thursday in November in celebration of the bounties that had continued to fall on the Union and for the military successes in the war, also calling on the American people. Alam naman po natin, no, si Abraham Lincoln, nagkaroon po ng civil war nung panahon niya, at nung naging mas maayos na at nananalo naman sila. So they are calling, no, nagpapasalamat sila sa success ng war at kumbaga maraming bounties, kumbaga marami silang nakukuhang spoils of war. Parang ganon sa panahon nila. Kaya tinawag niya ang American people and sinabi niya, "With humble penitence for our national perverseness and disobedience, fervently implore the interposition of the Almighty Hand to heal the wounds of the nation." So parang may dalawang parte, no? Yung pagpapakumbaba at pagpapasalamat at paghiling sa Panginoon na pagalingin ang sugat ng bansa. At siya din ang nagsabi na maging final Thursday ng November in all states ng Amerika ay magkaroon ng Thanksgiving every last Thursday of November. At ayan ay nagkaroon ng realization until Reconstruction, nung nakumpleto na yung Reconstruction noong 1870s. So hanggang ngayon, no, every year dinadaos yan ng mga Amerikano sa kanilang bansa. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan kong Thanksgiving, opening our eyes to the things we should thank God for. Wala man po tayong national and official holiday for Thanksgiving dito sa Pilipinas, wala man tayong turkey na pagsasalu-saluhan, dapat po tayong magpasalamat sa Diyos. We will be very practical po, no, sa ating sermon ngayon. Practical, simple, pero nawa, seryoso nating pakinggan at seryoso nating isapamuhay. Kaya ang tanong, what are the things we should thank God for? Number one, time. Time or life. Last November 6 po, ay nagdaos po ako ng 31st birthday ko at salamat po sa Panginoon for His faithfulness sa aking buhay. Ang tanong, nagpapasalamat ka ba sa Diyos na buhay ka pa? Nagpapasalamat ka ba na ngayon ay nakakapakinig ka ng sermon na ito, nakasama ka sa service, nakikibahagi ka sa service, nagpapasalamat ka ba sa Diyos na buhay ka pa? Sana hindi po natin sayangin ang ating oras, ang ating buhay, sa iba't ibang mga bagay na makakasira sa atin. Nawa, huwag natin sayangin ang oras at ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Huwag mong sirain ang buhay mo sa droga, sa galit, sa hinanakit, sa hindi pagpapatawad, sa kasalanan, sa kahalayan, sa masasamang relasyon. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay, sa mga bagay na makapaglalayo sa iyo sa Panginoon. Kung ikaw naman ay isang unbeliever, huwag mong sayangin ang oras at ang buhay mo, manampalataya ka na sa Lord. Magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. At kung ikaw naman ay isang believer na, let's grow up, mamuhay talaga tayo para sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Thessalonians 2, 11-12, Holman Christian Standard Bible, "As you know, like a father with his own children, we encouraged, comforted, and implored each one of you to walk worthy of God who calls you into His own kingdom and glory." Yan naman po ang palaging ginagawa ng mga pastors at ng mga leaders sa atin, no? Nag-i-encourage kami, we comfort you, and we implore you na mamuhay para sa Lord. Ang ganda nung sinabi, no? To walk worthy of God. Mula noon sa panahon ni Apostol Paul hanggang sa panahon po ngayon, yan po ang palaging ginagawa ng mga pastors. Encouragement,
mag-comfort at to implore, no? Parang talagang sinasabi namin, pinagdidiktikan namin sa mga tao na mamuhay para sa Panginoon. Ginagamit namin ang iba't ibang venue, Bible studies, sermons, mga discipleship groups, mga seminar, at kung ano-ano pa. Kahit ang pag-aaral sa Bible school, pag-aaral sa simbahan, sa Sunday school, lahat, iba't ibang paraan, pero ang pinapoint out lang na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at mamuhay tayo ng naaayon sa salita ng Panginoon. Kaya nga, gamitin ang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Pangalawa, health. Health is wealth, ika nga. At connected din ito, no, dun sa kanina, sa time or sa life. Magpasalamat po tayo sa Panginoon at buhay pa tayo sa kabila ng pandemya. Magpasalamat tayo na malakas po tayo, na malusog po tayo. Kung hindi ka pa dinadapuan ng COVID, magpasalamat ka sa Panginoon at malakas ka. Kung dinapuan ka naman ng COVID at gumaling ka, salamat pa rin sa Panginoon. Hindi pa siya tapos sa buhay mo. Isipin po natin ito, no? Milyonaryo ka nga, pero nakatira ka naman sa ospital, wala rin. Ubus ang pera mo sa pagpapa-ospital. Magpasalamat tayo kung malusog ang ating pangangatawan. Hindi man perfect ang katawan natin, pero salamat sa Lord, may katawan tayo. Kompleto ang ating mga bahagi ng ating katawan. May mga taong hindi kompleto ang parte ng katawan, o kaya'y may kapansanan, pero nagpapasalamat at nagpapagamit pa rin sa Panginoon. Kaya nga, what's your excuse para hindi magpasalamat sa Lord na malakas ka at na-enjoy mo ang maraming mga bagay dahil kompleto ang mga parte ng iyong katawan? Right? What's your excuse? Kung yung mga may kapansanan nagpapagamit sa Lord, nagpapasalamat sa Lord, ikaw na kompleto ang bahagi ng iyong katawan, ikaw na walang kapansanan, ikaw na malusog at malakas, what's your excuse para hindi magpasalamat sa Diyos? What's your excuse para hindi magpagamit sa Kanya, para sa Kanyang kaluwalhatian? 3 John verse 2, "Dear friend, I pray that you may prosper in every way and be in good health physically, just as you are spiritually." Ito naman yung panalangin natin, no? Ito po ay common greeting nung panahon nila. And it has nothing to do with prosperity gospel sa panahon ngayon, no? Yung modern na hindi ka magkakasakit, lagi kang yayaman ka, hindi ganun. This is a normal na pagbati nung panahon nila, and we should not take it to the extreme. Pero ito naman yung kahilingan natin sa Lord. At yung panalangin natin para sa bawat kakilala at ka-churchmate natin na maging malakas tayo spiritually at physically. At kung nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa ating kalusugan, alagaan din po natin ang ating kalusugan, ang ating katawan at espiritualidad. Kumain ng maayos, no? Balanced diet, enough sleep sa tamang oras, at tamang exercise. Physically speaking, yun po yung mga tamang dapat gawin. And of course, alam ko yan. No? Dahil, kita nyo naman yung katawan ko. Medyo napabayaan sa kusina, ika nga. Pero habang tumatanda tayo, no, mas nagiging conscious tayo sa mga ginagawa at kinakain natin. At sa tamang tulog yan. No? Mga kabataan, no? Minsan wala nang tulog. Or matutulog, pero baliktad, no? Umaga or hapon ng tulog, imbis na gabi. So, yung mga bagay na ganyan, no? As much as possible, gawin po natin yung nararapat para tayo ay lumakas at maalagaan natin ang ating katawan. At nawa, nagbabasa tayo ng Bible at nananalangin tayo. Nawa, dumadalo tayo sa mga gawain dahil doon ay napapalakas tayo spiritually. So, gawin po natin yung mga bagay na ito para maging malakas tayo spiritually and physically. Tatandaan po natin, walang ibang higit na makakapag-alaga sa ating mga sarili, kundi ang ating mga
sarili. Of course, si God, number one yan. Gets na natin yun. Pero humanly speaking, walang ibang makakapag-alaga sa sarili mo, kundi ang sarili mo. Kaya, bago pa kayo alagaan ng ibang tao, sabihin, nagkasakit na and all, eh, alagaan mo muna ang iyong sarili. Dahil hindi yan magagawa ng ibang tao para sa'yo. Hindi sila pwedeng matulog ng tamang oras at sa tamang haba ng tulog para sa'yo. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng sila yung nananalangin, dumadalo sa mga gawain at nagbabasa ng Bible palagi. Tapos ikaw yung mag-grow. Hindi pwede. Okay? So, you have to do your part. Ikaw lang ang pinaka makakapag-alaga sa iyong sarili. Pangatlo, na dapat natin ipagpasalamat sa Lord, allocation o yung provision natin. No? Magpasalamat po tayo sa Diyos, meron tayong trabaho or meron tayong pinagkakakitaan. Salamat sa Lord at kumikita tayo. Salamat sa Lord dahil may provision siya sa ating mga buhay. Hindi man yan kasing laki ng pinapangarap mo na kinikita ng ibang tao, pero salamat sa Lord at hindi yan kasing liit ng kinikita din naman ng iba. Again, gusto ko maging maliwanag, no, na hindi tayo masaya na sobrang liit or walang kinikita ang ibang tao. Pero magpasalamat tayo kung meron tayong trabaho at meron tayong pinagkakakitaan. Sabi nga sa Matthew 6:31-33, very familiar na tayo rito pero napakahalagang ulit-ulitin at ma-remind tayo ng karotohanan ito. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your Heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Hindi po masama, no, na maging concern sa ating kakainin. Wala ka ng bigas sa bigasan ninyo, wala na kayong kakain. Siyempre, magiging concern ka, lalo kung magulang ka, di ba? Wala pong problema na maging concern, hindi po yun maging masama. Pero nawa, huwag tayong maging balisa at aligaga sa mga bagay na yan. Unahin ang Lord, siya bahala po sa atin. Huwag nating hayaan na pati araw ng Linggo ay nasa trabaho tayo. Of course, wala namang problema kung hindi naman palagi, no? Pero kung palagi na lang, may problema na po tayo dyan. Kung palagi kang busy sa oras ng pagsamba sa Lord, na pwede naman sanang tumanggi sa schedule. Kumbaga may magagawa ka naman. Pero wala. Hindi mo pinaglaban yung karapatan mo na sumamba sa Lord at magpahinga. Eh, pinapakita mo lang na hindi mo priority si Lord. Again, gusto kong liwanagin. Walang problema kung nagtatrabaho ka ng Sunday o ng ibang araw. Pero sana pinaglalaban natin, no? At sana hindi palaging ganun. No? Of course, may mga special cases like yung mga nasa barko. You know, gets naman natin yun, right? Pero ang pinupoint lang natin dito, tanungin mo sarili mo. Are you prioritizing God o mas inuuna mo ang kumita? Ask yourself that question. Again, hindi sa pagiging legalistic, no? Pero tanungin mo sarili mo. Inuuna mo ba ang Diyos o mas inuuna mo ang kumita? Yung restaurant po na or kainan, no? Yung Chick-fil-A. Isang American fast food chain. Sarado po sila every Sunday. Sarado sila every Thanksgiving at sarado sila every Christmas. Sa lahat ng branches nila. Bakit? Christian po yung founder nito. At priority niya ang Lord kapag Sunday kaysa sa kumita. Isipin niyo po yun, no? Kailan ba pinakamaraming taong kumakain sa mga kainan, sa mga fast food chain? Di ba kapag Linggo? Kasi day off, usually, sisimba ang mga pamilya. Pagkatapos magsimba, dediretso sa pasyalan, kakain.
Pero itong Chick-fil-A, pinili na maging sarado every Sunday, every Thanksgiving and Christmas. Kasi mas malaga sa kanila na unahin si Lord kaysa sa kumita. Tatandaan po natin, alam ng Lord ang ating pangangailangan. Siya bahala sa atin. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya at maging kontento sa kung anong meron tayo sa ngayon. Okay? Maging kontento kung ano meron ka ngayon, pero hindi masamang mangarap para sa future. Wala pong problema. Pero kung ano yung meron ka ngayon, maging kontento at nawa, unahin natin siya. Kasi alam naman po ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Pang-apat, network. Sabihin yung ating mga friends, churchmates, workmates, and classmates, yung mga connection po natin, yung mga tao na kapaligid po sa atin. Salamat po sa Lord sa network. Sa panahon po ng pandemya, natalamak ang mental health issues, malaking tulong na may nakakausap tayo. Tama? Napakalaking tulong na mayroong nananalangin para sa atin. At kung mapapansin nyo, no, sa mga magulang, sa mga lolo at lola, mapapansin po natin, habang tumatanda tayo, kumukonte ang ating mga kaibigan. Right? I mean, kung senior ka na, eh, baka yung ibang mga kaibigan mo, mga namatay na, talagang kukonte yan. Pero, kumukonte ang ating mga kaibigan in a sense na nananatili talaga yung mga tunay nating kaibigan. Of course, marami tayong kakilala. Pero yung mga kaibigang matalik, kaibigang kumbaga close na close sa atin, eh, kumukonte. Kasi mas nakikilala natin kung sino yung mga dapat nating pagkatiwalaan. Kumbaga, habang tumatanda, ang labanan hindi na paramihan. Ang labanan, eh, palaliman ng relasyon sa kaibigan. Kaya nga napakaganda na meron tayong dinadaluhang Bible study or meron tayong D group na dito nagkakaroon ng kwentuhang may kwenta. Yung iba kasi, kwento ng kwento, wala namang kwenta. Pero dito po, kwento ng kwento, pero may kwenta. Nagkakaroon ng sharing time at kapag nagsishare, yung mga problema, yung mga kapatiran, no, nakakapagbigay ng godly wisdom. And syempre, especially, grounded sa Word of God. At, you know, sa isang Bible study natin, no, kila Ate Teslo Baton, hindi ko nababanggitin kung sino, pero may isang kapatiran po doon na nag-share ng kanyang problema. And, you know, we prayed for her at nagbigay kami ng mga practical na mga na wisdom at yung biblical na mga prinsipyo. At salamat sa Lord na pagtagumpayan niya ang kanyang takot ng mga panahon na yon at nagawa niya yung dapat niyang gawin. Salamat sa Panginoon, di ba? Kaya nga dapat nagpapasalamat tayo sa ating network. Sabi nga sa Proverbs 18:24, "A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother." May mga tao po talaga sa buhay natin na parabang mas matimbang pa sa kadugo. Right? Kung meron kang ganyan, pasalamatan po natin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kung may mga kaibigan ka naman na ilalayo ko sa Lord, hindi sila makakabuti para sa iyo. Make the right choices. Tatandaan natin, bad company corrupts good character. Hindi porket laging nandyan para sa iyo, eh pakiramdam mo, o kaya pakiramdam mo, tanggap ka palagi, eh tunay nang makakabuti sa iyo. Okay? Maging maliwanag po tayo dyan. Hindi porket palaging nandyan yung taong yan para sa iyo, o pakiramdam mo, tanggap ka niya palagi, eh tunay nang makakabuti sa iyo. Huwag po tayo basta-basta magpapadala sa nararamdaman, lalo kapag hindi ka okay. Di ba kapag hindi ka maayos, inside, may nilalapitan kang tao, may mga taong tumatanggap sa'yo, so you feel better, you feel good. Pero isipin mo mabuti, mabuti nga ba talaga sila para sa'yo? O feeling mo lang na nakabubuti sila para sa'yo
kasi nandyan sila sa mga panahong down na down ka. Pero in the long run, makakabuti po talaga sila para sa inyo. Eh baka naman nadadala ka sa bisyo, nadadala ka sa illegal na mga gawain. Tanggap ka nga, close nga kayo, pero ipapahama ka naman. Ganyan ba ang tunay na kaibigan at ganyan ba ang kaibigan na dapat ipaglaban or ipagpasalamat sa Lord? Diba meron nga tayong kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Gusto ko pong liwanagin, hindi masama makipagkaibigan sa mga ganyang tao. Okay? Hindi po masama makipagkaibigan sa mga ganyang tao. Pero siguraduhin mo na ikaw ang makakapagdala sa kanila sa tama at hindi ikaw ang matatangay nila sa kadiliman. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones, isang pastor and theologian, it's not bad to have non-Christian friends. It's bad not to be Christians around them. Hindi raw masama, and I agree with this, no? Hindi po masama na magkaroon ng hindi mo kasama sa pananampalataya. Or hindi po masama na magkaroon ng non-Christian na mga kaibigan. Ang masama, kapag hindi ka nagiging Kristiyano, kapag kasama sila. Tatandaan po natin, ang tunay na kaibigan, tanggap ka kung sino ka. Nakasuporta sa iyo palagi. Itinatama ka sa iyong mga pagkakamali. Maasahan sa mga oras na kailangan mo at ilalapit ka sa Panginoon. Ang sarap pong magkaroon ng kaibigan na ganyan. Kaya nga, in turn, sa ibang tao, be that friend. Be that kind of friend sa ibang tao. Lead them closer to God. Okay? Next, kin o yung family. Are you thankful to God that you have family? Are you thankful sa Lord na meron kang pamilya? Wala pong perpektong pamilya. Kahit pamilya pa yan ng pastor, hindi po yan perfect. I'm not a perfect husband and a perfect father to my family. Kasi wala namang perfect na pamilya. Normal na may mga tampuhan. Pero pasalamatan po natin ng Diyos na may pamilya tayong kinabibilangan. Nakakalungkot nga po yung ibang tao kasi inabandon na po sila. Alam mo yung may makakausap kang palaboy, tapos i-encourage mo siya na bumalik na sa kanyang pamilya, sasabihin niya, wala na, hindi na niya makontak, tapos wala rin siyang kakilala mga kamag-anak. Nakakalungkot po yung mga ganun, no? Wala silang kamag-anak, wala silang malapitang pamilya. Malayo sa kanila in distance at malayo din sa kanila in emotions, no? Wala na silang pamilya. Wala na silang matatakbuhan. And we should pray for these people. We should pray for them and we should care for them kung kaya po natin. Kaya nga, magpasalamat tayo na may pamilya tayo. Marami po mga kabataan ngayon, laging ikinukumpara ang pamilya nila sa iba. Buti pa yung pamilya nila, mas mayaman. Buti pa yung pamilya nila ganun, ang daming gadgets. Buti pa sa kanila, ang luwag ng parents niya. Ako, lagi nalang pinagbabawalan ni mama, ni papa. Buti pa yung doon, mas mababait yung mga magulang. Etc., etc. At kung ano-ano pang mga pagkukumpara. Gusto ko mong sabihin sa inyo, iba-iba ang mga magulang, iba-iba ng estilo at personalidad at iba-iba rin ng pamamaraan. Pero lahat ng matitinong magulang, nagmamahal sa anak. Isusubo na lang, ibibigay pa sa inyo, mga kabataan. Maniwala kayo. Mas mararanasan nyo yan at mas maiintindihan nyo yan kapag naging magulang na rin kayo. Totoo, nagkakamali ang mga magulang dahil hindi naman sila perpekto, hindi kami perpekto. Pero tatandaan nyo mga kabataan, tatandaan nyo mga anak, hindi rin kayo perpekto. Right? Minsan kasi napapansin,
si mama ganito, si papa ganito. Ang tanong, kamusta ka bilang anak? Baka lagi mo nakikita, ang sama ni papa, ang sama ni mama, ganyan-ganyan. Ang tanong, kamusta kang anak? Baka akala mo perfect ka. Baka akala mo, porket ikaw ang nag-aaral, alam mo na ang lahat at ikaw na ang tama palagi. Hindi po yun, hindi ganun, no? Hindi, walang ganun. Lahat tayo hindi perfect. Etong week lang na to, may lumabas na video, no? May isang magulang, may isang nanay na pinapagalitan niya ang kanyang anak. Galit na galit si nanay. Hindi pa naghuhugas ng pinggan yung anak. Tapos, habang galit na galit si nanay, yung anak nakahilata pa rin sa bed. Inuuna pa rin yung cellphone. Pinapagalitan na ng nanay. Alam niyo yung video na yun? BTS yata yung picture. Ang sabi nung kabataan, asawa ko yan! O yun, pinunit ng nanay yung picture. Alam niyo po, nung panahon namin dati, no? Nung ako po ay bata pa, kapag mainit na po ang ulo ng nanay ko o ng tatay ko, tahimik na ako noon. Tapos gagawin ko na yung pinapagawa nila sa akin para hindi na ako mapagalitan, hindi na ako mapalo. Eh sa panahon ngayon eh, galit na yung magulang, nakatutok pa rin sa cellphone ang anak na parang walang naririnig. Ang tawag dyan, disrespect. Wala kang galang, wala kang respeto sa iyong magulang. Ang tanong, example doon sa kabataan na yon at sa iba pa mga kabataan, kanino ba galing yung pambili ng poster or ng CD? Right? Sa magulang. O kaya kung hindi ka man ganun, kung kabataan ka nakikinig ngayon, may mga gusto ka, may mga hiniling ka, may mga hobbies ka na iba, kanino ba galing yung pera? Hindi pa sa magulang mo din. Tapos hihilingin lang na maghugas ka, hihilingin lang na maglinis ka, bigat na bigat pa sa buhay mo. Magpasalamat nga tayo, may hinugasan tayo, sabi nakakakain tayo, right? Magpasalamat tayo na pinaglilinis tayo ng bahay, ibig sabihin may bahay tayo na lilinisin. Tama? Hindi kayo inutosan para lang pahirapan. Inutosan kayo para maging disiplinado kayo. Inutosan kayo para ma-realize yung mga bagay na meron kayo. Yung iba, walang lilinisin na bahay, walang hugasang hugasin. Bakit? Sa kalsada nakatira. Gusto nyo ganon? Hindi naman sa pinapabayaran sa inyo, no? Yung mga ginagawa nila at binibigyan nila para sa inyo. Pero, ginagawa nila yan para matuto kayo. Para matuto mga kabataan na magpasalamat at respeto sa magulang at ma-appreciate ninyo ang ibinibigay nila sa inyo. Kahit sabihin mo na pera mo, sarili mong pera, ang ipinambili mo sa mga hobbies mo, sa mga collections mo, hindi yan dahilan para magmalaki at hindi yan dahilan para hindi mo na irespeto ang magulang mo. Hanggat nasa poder ka ng iyong mga magulang, susunod ka sa kanila. Irerespeto mo sila. Okay? Of course, ako, wala na ako sa poder ng aking mga magulang, pero nire-respeto ko pa rin sila. Lalong-lalo na kayo na mga nakatira pa sa pamamahay ng inyong mga magulang. Yung iba pinag-aaral ng mga magulang, cellphone ang inaatupag. Yung iba gusto mag-aral, nagsusumikap, naglalakad ng malayo para makapag-aral. Kayong mga pinag-aaral, ang tatamad mag-aral. Nare-realize ba natin yun? Yung iba pinaglalaban nila na makapag-aral sila. Lalo na yung mga babae sa ibang bansa, pinaglalaban nila na sana makapag-aral sila. Yung ibang mga mahihirap, pinaglalaban nila, sinusulong nila na, ma, sana makapag-aral po ako. Naglalakad sila ng malayo, nag-e-effort sila. Eh, mga tao dito sa Maynila, naku po, pinag-aaral na, katatamad naman mag-aral. Ano bang plano nyo sa buhay? Kung ayaw nyo mag-aral, isipin ang mabuti, hindi lang yung ngayon, kundi yung panghinaharap. Again, gusto ko pong liwanagin, this is a sermon. So I am talking generally, no? Siguro may mga extreme cases na talagang abusado yung magulang. Okay? Pabaya yung magulang.
Hindi ko naman alam lahat ng sitwasyon ng mga nakikinig ngayon, but what I'm talking about are generally true principles. Right? Of course, may mga case-to-case basis na talagang hirap talaga sa buhay or talagang pabaya yung magulang. Pero generally speaking, umaasa kayo sa magulang nyo, makinig kayo at rumespeto kayo sa inyong mga magulang. Magpasalamat sa Lord kung meron kayong pamilya. Magpasalamat sa Diyos para sa inyong pamilya. Ephesians 5:22 and following, wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of the body. Now, as the church submits to Christ, so wives are to submit to their husbands in everything. Kung isa kang Kristiyanong misis, magpapasakop ka sa iyong mister. Kagaya ng pagpapasakop ng iglesia kay Kristo. Sa napag-aralan po natin last series, no, si God po ang nagtakda ng mga authorities. At ang mister ay ang authority na itinalaga ng Diyos sa misis at sa pamilya. Maliwanag po, mga asawang babae, magpasakop sa inyong mister, kagaya ng pagpapasakop ng church kay Christ. In the same way, husbands are to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hates his own flesh, but provides and cares for it just as Christ does for the church. Kung isa ka namang Kristiyanong mister, dapat mong mahalin ang iyong misis kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Mag-provide ka at dapat mong alagaan ang iyong misis. Hindi mo dapat ginagawang alila ang iyong misis. Hindi mo siya ginagawang sunod-sunuran lang sa iyo. Na tipong bawal siyang magsalita o magbigay ng opinion, hindi ganun. Care for her. Mahalin mo siya. Tanggapin mo siya kung sino siya. Mahalin. Okay, mga mister, mahalin, pakinggan, alagaan ang inyong sarili-sariling mga misis. Okay, ang inyong sariling misis. Hindi ang misis ng kapitbahay. Okay? Hindi ang misis ni pare. Unahin ninyo, mahalin ninyo, alagaan ninyo ang sarili ninyong misis. Meron ako na pala na pelikula, Fireproof ang pamagat, Christian movie, magandang movie. May isang illustration doon na bigla ko naalala ngayon, ang sabi doon, ang mga babae daw o mga misis, para yung bulaklak. Kapag inalagaan mo, pinrovide mo ang mga needs, at minahal mo, inalagaan mo, inaruga mo, magbubloom yan. Right? At kung hindi mo inaalagaan, papabayaan mo yan, eh, malalanta yan. Okay? So, mga mister, gusto nyo ba ng lantang rosas? O gusto nyo ng magandang nagbubloom na rosas? Siyempre, doon tayo siya nagbubloom. Kaya dapat, gawin mo, mister, ang iyong pagmamahal at ang iyong pag-aaruga sa iyong misis. Children, obey your parents as you would the Lord, because this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may have a long life in the land. Fathers, don't stir up anger in your children, but bring them up in the training and instruction of the Lord. Mga anak, sumunod at irespeto ang inyong mga magulang. Priority nyo silang sundin, lalo kapag kayo ay nasa kanila pang pangangalaga. Kapag kayo ay nakatira pa sa kanilang pamamahay, priority nyo na sundin sila, hindi ang ibang tao o ang ibang bagay. Ano ba naman yung maghugas ng pinggan, kagaya ng sinabi ko kanina, o maglaba ng sarili mong damit, lalo na kung binata ka na, lalo na kung dalaga ka na, or at least tumulong man lang sa paglalaba. Okay, baka mag-offer ka naman ng tulong. Baka gusto mong magbanlaw. Tumulong sa pagbabanlaw or whatever help.
na pwede mong itulong sa iyong magulang. And for sure, matutuwa sila. Alam nyo, kapag natutuwa ang mga magulang sa inyo, mga magulang ninyo sa inyo, nakikita nila na nagsisipag kayo sa pag-aaral, nakikita nila na magalang kayo sa kanila, rumirespeto kayo sa kanila, na hindi kayo tatamad-tamad sa mga gawaing bahay, na hindi kayo nagpapasaway. Alam nyo, madali para sa mga magulang na bigyan kayo ng mga gusto ninyo. Yung mga hiling-hiling nyo, mga lambing nyo, ma, sira na yung phone ko. Baka naman pwedeng ano, may cellphone ako na bago. Or pwede bang kahit second hand man lang. Or may ipon ako ngayon, pwede nyo bang dagdagan? Mas madali sa mga magulang na bigyan kayo kung nakikita nila na deserving kayo. Ngayon, kung pasaway kayo, sinisira yung buhay ninyo, tapos magpapabili kayo ng kung ano-ano, eh mahirap yun. Okay? Kasi nakikita nila, tamad-tamad kayo, tapos bibilan nila kayo. Baka lalo kayo maging tamad kung bibigyan nila kayo ng another gadget. Okay? Kaya, mga kabataan, isipin ninyong mabuti kung ang ginagawa ninyo ngayon sa inyong mga magulang ay gagawin sa inyo ng magiging anak nyo, matutuwa ka ba? Ulitin ko, sa mga kabataan, isipin mo mabuti kung yung ginagawa mo ngayon sa magulang mo ay gagawin sa iyo ng magiging anak mo in the future, matutuwa ka ba? Kapag hindi, eh bakit mo pa ginagawa ang ginagawa mo ngayon sa iyong mga magulang? Baguhin mo na yan. Kung sa tingin mo naman, matutuwa ka kapag gagawin ng magiging anak mo sa iyo, magiging anak mo, ang ginagawa mo sa mga magulang mo ngayon, eh ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. That's good. Okay? Gawin ang magagawa para mas maging mabuting asawa, magulang at anak para sa ikapupuri ng Panginoon. Tatandaan po natin yan. And of course, maliwanag po dun, no? Sa baba, sa mga magulang, na palakihin natin ang ating mga anak sa turo ng Panginoon. At panghuli, salvation. Magpasalamat tayo sa salvation. Nagpapasalamat ka ba sa Diyos para sa iyong kaligtasan? Kung hindi dahil sa Diyos, okay? Kung hindi dahil sa Diyos, wala kang kaligtasan. Kung hindi unang kumilos ang Diyos, walang mangyayaring kaligtasan. Kaya nga, sa usapin tungkol sa creation, at lalo na sa salvation, paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi ka kailangan ng Diyos. Nung ginawa niya ang lahat, mag-isa lang siya. Wala pa tayo. Hindi niya tayo kailangan. Wala pa nga tayo eh. So, usapin naman ng salvation, hindi niya rin tayo kailangan. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Tayo po ang nangangailangan ng pagliligtas. Manampalataya ka man sa Lord o hindi, mananatili siyang Diyos. Walang mangyayari sa Kanya. Hindi siya mababawasan. Walang mangyayari sa Kanya. So, sa aspetong yun, no, I hope maging maliwanag, tayo ang may kailangan sa Diyos at hindi ikaw ang kailangan ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka mananampalataya sa Panginoon, walang silbi ang lahat ng bagay dito sa mundo para sa iyo. Sapagkat mapaparusahan ka lang din ng Diyos dahil sa inyong mga pagkakasala. Sabi nga ni Jesus no, concerning salvation, with man, this is impossible, but not with God. Nothing is impossible with God. Ang context, salvation. Kung sa sarili lang po natin, imposible ang kaligtasan. Kaya nga, hihingi tayo ng awa sa Lord. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Tayo ang nangangailangan ng pagliligtas Niya. At ang sabi rin po ng Panginoong Jesus, pagdating sa mga mananampalataya, pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pagkakaroon ng bunga, sa pagkakaroon ng pagbabago sa buhay, ang sabi po ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Again, kung wala po tayo sa Lord, wala tayong magagawa. Hindi tayo magbubunga. Hindi sinabi ni Jesus na apart from man, I can do nothing. Okay? Wala siyang sinabing ganun na apart from man, I can do nothing. Hindi po ganun, no? Siya po ang source. Siya po ang vine, tayo po ang branches, tayo po ang may kailangan
sa Diyos. Again, I hope naging maliwanag. Usapin ng creation, usapin ng salvation. Tayo po ang may kailangan sa Diyos. Kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya, mananatili siyang Diyos. Ngayon, kung magpapakumbaba tayo at hihiling tayo ng kaligtasan sa Panginoon, eh ibibigay niya yan. Basta meron tayong pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Kung hindi ka magsisisi sa iyong mga kasalanan at hindi ka mananampalataya sa Diyos, mananatili siyang Diyos. Hindi siya mababawasan o mawawalan. Ikaw ang mawawalan at mapaparusahan. Tayo ang nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Lord. Kaya dapat lumapit at manampalataya na tayo sa Kanya. Kung may mga tao na nakikinig ngayon na wala pang relasyon sa Panginoon, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Tumawag ka na sa Panginoon at manampalataya sa Kanya. Sabi nga sa Ephesians 2:4-5, "But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved." Sa mga mananampalataya na sa Diyos, lagi nating tatandaan na ligtas tayo hindi dahil sa ating mga sariling gawa or efforts. Naligtas tayo dahil sa habag, biyaya, at dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po tayong obligadong iligtas ng Diyos, no? Dapat po sa atin maparusahan. Lagi ko na po itong sinasabi, pero sana tumatak po sa isip natin at sana mas ma-realize natin yung kabutihan ng Lord, no? Hindi po siya obligadong iligtas tayo. Dapat kasi sa atin parusahan eh. Dahil lahat po tayo makasalanan. Kung paparusahan tayong lahat ng Panginoon, that's justice. Nararapat lang po yun sa atin. Pero hindi po doon nagtatapos ang kwento. Namatay po si Jesus Christ, ang ating Panginoon, para sa iyo at para sa akin. Hindi dahil sa mabuti ka o ako, kundi dahil mabuti siya. Naway, mamuhay tayo na may pagpapasalamat sa Kanya at pamumuhay para sa Kanya. So, ano ulit yung mga dapat natin ipagpasalamat sa Diyos? What are the things we should thank God for? Unang-una, time or yung life. Health, allocation or provision. Yung ating network, yung ating kin or family. At syempre, ang salvation. Sabi nga po, sa 1 Thessalonians 5:18, "In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Nawa, magkaroon po tayo ng buhay na nagpapasalamat sa Diyos palagi. Nawa, buksan natin ang ating mga mata sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. May Thanksgiving man tayo, may turkey man tayo, o wala, nawa araw-araw. Nawa, sa tuwi-tuwi na, ay magkaroon tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. At nawa, magkaroon tayo ng puso na nagnanais na pasalamatan ng Diyos dahil lahat ng na-enjoy natin ay dahil sa Kanyang biyaya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa mga oras po na ito, no, pasalamatan po natin ng Panginoon. Kausapin natin siya, manahimik tayo saglit, at pasalamatan natin siya sa mga ginagawa niya sa ating mga buhay.
Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo. Napakabuti mo, Panginoon. We are so undeserving of your love and grace, pero ginawa mo pa rin. At hindi ito dapat hindi dapat kami magmalaki na parang makita namin na parang kayo ang nagmamakaawa na iligtas kami. Pero nawa makita namin ang biyaya ninyo. Na pinili nyo na ipadala ang Panginoong Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Panginoon, maraming salamat po sa iba't ibang bagay na i-enjoy po namin ngayon. Nawa ang bawat isa ay magkaroon ng puso na gustong magpasalamat palagi sa inyo. Nawa magkaroon po kami ng puso na nakikita palagi, na bukas palagi sa inyong mga ginagawa. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng puso at mata na nakikita kung gaano kayo kabuti sa aming mga buhay. Nanawa, mas mapuno kami ng pagpapasalamat kaysa sa reklamo. Nawa, mas na-appreciate namin yung mga bagay-bagay na nai-enjoy namin, na pinapangarap lang ng iba. Salamat po, Panginoon. At nawa, habang nagpapasalamat kami sa inyo sa iba't ibang bagay sa buhay namin, nawa ginagawa din namin yung parte namin para mapakita sa inyo ang pagpapasalamat namin. Nagpapasalamat kami sa aming mga pamilya. Nawa, alagaan namin sila. Nawa, mahalin namin at igalang namin sila. Nagpapasalamat kami sa provision ninyo sa pamamagitan ng aming mga trabaho. Nawa, magtrabaho talaga kami ng mahusay at maging tapat kami sa aming mga trabaho at amo. At sa iba't iba pang mga bagay. Salamat, Lord, sa kaligtasan mula sa COVID. Salamat, Lord, sa kalakasan. Nawa, gawin namin yung magagawa namin, yung parte namin, para alagaan din ang aming mga sarili. At sa iba't iba pang aspeto, Panginoon, salamat kasi Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng mga bagay na ito. Purihin ka, Panginoon, at salamat po sa inyo. At sa ating lahat, tanggapin natin ang pagliligtas ng Diyos Anak, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama, at tanggapin natin ang pakikipisang taglay ng Diyos, Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa, patuloy po tayo mag-ingat. At abangan po natin ang mga susunod na mga announcements, no? So next week, kita-kita po tayo sa ating mga online at face-to-face na mga gawain. And next Sunday po, December 5, kung hindi magbabago ang classifications ng IATF sa ating dito sa NCR, ay meron po tayong face-to-face and at the same time Facebook Live na service next Sunday. So again, nawa makasama namin yung iba at ililimit lang natin siguro, no, sa 25 katao. Dahil nakita namin nung Sunday, parang sakto lang yung 25 na tao. So again, magpapadala po ako ng listahan at nawa makasama din po yung iba. Pabigyan ng pagkakataon yung iba na makasama din. Kaya, no, maging excited tayo, no, na pwede natin makasama at makita ulit ang ating mga kapatiran in person. And syempre, sumusunod naman tayo sa mga protocols. So, ingat po tayong palagi. God bless us all.